Hahantong sa madugong gera pag pinatulan ni Pangulong Marcos ang China. Nakakatakot na babalayan ni UP Professor Dr. J. Batumbakal. Winarningan na nito si PBBM. China ang totoong may gustong mangyaring digmaan sa West Philippine Sea. Pinipikon lang ng China si Pangulong Marcos. Tapos pag nagalit si PBBM at nag-utos na umatake to babalik, doon aatake ng sobrang malala ang China. At may dahilan na ito para magdeklara ng malaking kaguluhan sa West Philippine Sea. Pag nagkagera sa WPS, madali lang ang maagaw ng China ang ating karagatan. Lalong-lalo na't hindi sapat at kakaunti lang ang deployment ng US warship at US aircraft sa ating bansa. Doon po sa West Philippine Sea, yung mga activities yes. natin, no? Yun po talaga ang hinihintay nila, na tayo ay gumante, no? Na tayo ay, kumbaga, we lose our cool. No? So, totoong pikuntalo. Kaya po nakastandby lang sa paligid ang PLA Navy. At kaya din ganun karami yung Coast Guard na pinapadala nila, no? Ano yung latest? Parang dalawa lang yung atin sa kanila, halos anim ba o walo, no? Yun talaga yung hinihintay nila, magkaroon lang tayo ng isang pagkakamali at babalikan nila ng overwhelming, no? Overwhelming force. Okay? So, syempre, patibong yan, no? Trap yan. Magiging excuse nila yon para siguro lusubin na lahat ng ibang posisyon natin dyan sa Philippine Sea. At talagang gamitan na ng lahat ng mga barko natin, no? So, syempre, hindi tayo dapat magpadala doon sa ganong klaseng mga trap, ganong patibok. Dapat hindi manguna si Pangulong Marcos sa pag-atake. China ang dapat unang mapikot. Dahil pag naunang umatake ang China, tiyak hindi lang Pilipinas ang US ang kakalabanin nito, kundi ang buong mundong sumusuporta sa Pilipinas. Una, manindigan tayo, huwag tayong magpapatalo, kumbaga. Huwag tayong magpapailalim sa kanila. Pangalawa, patuloy natin ito. At kung sakaling magkaroon nga ng ayan, may masaktan, mamatay, may mapalubog barko. Ay talagang ipakita natin sa mundo kung sinong responsable dyan. So, Professor! At doon siguro gagamitin natin yon para makakuha pa ng ibang support sa international community at kung kailangan mga sanctions, mga actions ay gawin natin. So tayo, in the meantime, pwede rin natin silang gantihan in other ways. Hindi sila napigilan dyan, sigurado na in the future, papasok talaga sila sa ating mga inter-island daughters at mga resources natin, no? Kaya kailangan talaga ito. Hindi ko mo, ayan, na basagan tayo ng windshield, ibig sabihin kailangan nang invoke yung Mutual Defense Treaty para mag-umpisa ng bakbakan. Meron din po tayong obligation and responsibility ng pag-control ng situation para hindi nga mag-escalate. Walang makakapagsabi kung kailan sisiklab ang malaking gulo. Pero kung ako sa inyo, ihahanda ko na ang sarili ko dahil posible talaga itong mangyari. Kayo, handa ba kayong lumaban para sa ating bayan? I-komento sa baba ang iyong salobi.